Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, pakisubscribe naman, Miss Human Being. So ngayon, my client or customer, sa tingin ninyo, ano ang dapat gawin dito sa buhok ni ma'am? Regular ko siyang customer, matagal nang hindi na galaw yung buhok ni ma'am. So, ganyan ang buhok ni ma'am. Oh, sa tingin ninyo, hindi siya wavy pero malaki yung strand. Anong dapat gawin dito? Kayo na maghusga, mga people, mga human beings. Para alam ninyo kung paano mag-analyze ng buhok. Bago magkulay ng buhok, shampoo muna. Ito si Bonacure Color Save Shampoo. Ang kulay niya is ganyan pa rin. Oh, para siyang goodbye yellow. Bakit sa banlawan? Para mag-moist ang buhok habang magkulay ka. Alam ba ninyo paano mag-mix ng mga kulay at paano gumamit ng timbangan? May timbangan ba kayo? Diba? Ganyan talaga ang magkulay. Dapat may ano ka, digital timbangan. Bakit may digital? Sa tingin ninyo, para makuha yung mga kulay na gusto ng mga customer. At isa pa, pag black ang buhok, bakit gamitan ng 12%? Bakit kulayan bago siya iriban? At bakit lagyan ng porosity balancer habang nagkulay ng buhok? Ayan, di ba si porosity balancer? So ano sa tingin ninyo, bakit may ganito ang mga Swarovski product? Ang ibang mga product parang wala, sa Swarovski lang. Marami silang mga pang-protection sa buhok para hindi talaga masira, para maganda yung buhok na yung resulta. Yung nakakita sa mga video, ano sa tingin ninyo ang ginawa ko ngayon? Ito si Kowas. Bakit marami siyang chichi-burichi or mga procedure yung mga Swarovski product na kahit ano na lang ang ginawa sa buhok bago mag-riban, bago magkulay? Ano ang purpose sa Kowas sa buhok? Diba? Nakita ninyo. So, dapat hindi mag-escape sa lahat ng mga procedures. Sa riba ng buhok, lalo na mag-mix ka ng gamot, kailangan talaga na-analyze mo na ang buhok. Katulad dito, tatlo sila. 0, 1, and 2. Si Nature, si Bands, at saka si Soap. Ang Soap is yung pinaka-mild, si Bands yung pinaka-strong, at saka si Nature is ano siya. Para siya sa may kulay na hindi masira ang buhok. Dapat alam mo kung paano siya gawin, paano gamitin ang mga rebanding kasi tatlong klase siya, may mga number para hindi masira yung mga buhok. Pag hindi mo alam, may konting problema sa buhok, lalo na pag ang buhok colored ka, ilagyan mo ng strong na gamot. Ang ibang mga gamot, di ba? Ibang mga gamot, wala sila mga number. Sa Swarovski, may number talaga para control mo yung mga gamot nila pag medyo na nasira. So, dapat ganun talaga ang mag-riban. Hindi basta-basta mag-riban. Katulad nito, oh, kita niyo tatlong klase ng rebanding. So, kailangan talagang alam mo kung para saan ang mga medisina yung mga gamot na gamitin. Ito naman ako, nag-apply ng bondastic na rebanding, yung si Nature. Madali lang mo straight ang buhok ni ma'am. Nakita ninyo, di ba, na-applyan na ng gamot, no? Pero dali ra kayo siya ni straight. Ganito talaga si bondastic rebanding. Dapat marunong ka talaga mag-analyze sa gamot kasi ang dali-dali niyang mag-process sa buhok. Super talaga. Pag damit sa buhok, huwag mong lagyan ng ganitong number one kasi may chance yan na mag-brittle. Pero pag hindi sira, so number one ang ginawa. Ang nilagay ko sa buhok para hindi, para madali rapod siya, madali ra siyang mag-straight ang buhok. At tulad ngayon, oh, madali lang, ilang minuto lang bago ako nag-apply. Ngayon, straight na ang buhok ni ma'am. Ito ang palatandaan sa buhok kapag na-straight na, lalo na kanina nilagyan natin ng bondastic rebanding. Isa pagkatapos, maghila ka ng kaunti, ipakita, lapitan kaunti, ayan, oh, di ba? Hindi na nag-expand, yung ang tawag dito is rubberized tested. Pag hindi siya nag-expand, meaning na straight na siya, huwag masyadong matagal kasi may chance pa rin na mag-brittle ang buhok. Madali na siya mag-brittle, lalo na pag bondastic yung ginamit. Kaya very ano siya, kanang parang madali anong siya nag-riban, murag 30 minutes lang siya, binabad. Katapos na straight na, ganun talaga ang mag-riban ng buhok. Dapat marunong talagang mag-analyze at marunong mag-check sa buhok para hindi masira. Bakit dalawa ang plansa ang ginamit ko? Ang isa is medyo mainit, ang isa hindi mainit. Ang purpose sa plansa, kung bakit dalawa siya, para yung isa, paggamit mo na tapos ka naghila, di ba parang mawala yung mga init sa mga buhok. Init sa plansa. So, yung isa, nakapenetrate ng init dito. So,
So mainit na silang dalawa, hindi pwede, hindi pwede kasi pag magplansa, pag swarscope ka, dapat dalawa ang plansa para yung continue yung init ng buhok. Kasi pag palagi mo yung ginagamit, mawawala nang yung init ng plansa. Ganun ang technique sa magplansa ng buhok, basta swarscope product. So ang ginawa ko ngayon is ito si Bondastic Serum, ito si Bondastic na Pixel Cream. Ang Pixel Cream isang neutralizer at ito ay si treatment, si serum. Ihalo sila dito, katulad ngayon, ihalo to si treatment para hindi na tayo maglagay ng Bonacure. Hindi katulad ni Glatt at saka Straight Therapy na may Bonacure, ito wala na. Inalo na sa ano, sa ating Pixel Cream, si neutralizer. Pag hindi mo haluan, ewan ko lang kung mag-escape tayo dito sa mga, pwede bang mag-escape sa mga treatments? Ito escape, wag lagyan. Ano kaya ang resulta? Kasi pag magtipid ka ba, ano, diba? So dapat hindi ka magtipid, dapat may ano ka. Marami sila talagang procedure na dapat sundin. At eto naman ako, naglagay ng ano sa tingin ninyo? Hulaan niyo kung anong ginawa ko sa buhok ni Ma'am. Kayo naman yung nakakita dyan sa mga video. So, anong dapat gawin dito sa buhok ni Ma'am? Anong tawag dito sa buhok ni Ma'am? Hindi to balayads. Ayaw ko talaga magbalayad sa mga customer. Ang ginamit ko dito is si Blank B at saka 3% lalo na pag rebanded ang buhok. Hindi pwede 9% or 6% para hindi siya mag-brittle. Ayaw ko talaga, balikan natin si balayads. Ayaw ko magbalayads sa mga buhok ng mga customer. Ang palagi kong ginawa is highlights lang. Kasi pag balayas ang buhok, may chance siya talaga na mag, ano ba, parang matigas yung buhok. Kasi giblitz siya. Blitz pa rin itong mga highlights. Kahit ganito siya, at least ang importante, hindi malaki yung highlights na ginawa mo, hindi balayad siya. Pag ganun talaga ang mga customer mo, matagalan, yung mga sira yung mga buhok, so ayaw na nilang bumalik sa akin. So kailangan talagang alagaan yung mga customer para hindi nila para bumalik sa inyo. Ganito lang palagi kong ginawa, di ba? Nakita ninyo? Highlights lang. Pwede namang highlights kasi may blending na ang kulay. Sa tingin ninyo, kanina, di ba, super black ang buhok niya. So, kinulayan pagkatapos nag-riban. So, pagkatapos sa riban, kita ninyo, nag-highlights ang buhok ni Ma'am. Ayan, oh. Kita ninyo? Sa tingin ninyo, kayo dyan ang maghusga. Kayo man ang audience impact ko. Sa tingin ninyo, maganda ba ang buhok ni Ma'am or hindi? Diba? Super ganda talaga pag mag-swarscope ka, hindi sayang yung oras at panahon mo dito, hindi sayang yung ano, yung bayad mo, diba? O ganon talaga ang buhok. Sa nakita ninyo, yan ang totoo talagang buhok. Hindi siya basta-basta na rebanding. This is swarscope, is made in Germany. So kung sino dyan ang gusto magpa-swarscope, hanap lang kayo ng swarscope na salon. Maganda talaga, Robin Antistin, maganda ang swarscope. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. And thank you for watching. Bye!